Oh, Martin, ooh, dito tayo sa familiar spot niyo, ah. Ooh. First time ko dito, eh. Talaga ba? First time mo dito? Oh, ngayon pa lang ako dito. Welcome kasi to Laguna's best hidden higigin place. Laguna? Oh. Grabe. Very advanced ng Laguna. Wakanda ba to? Oh, man. Pero kasi, kaya ako nandito. Malito ako kasi, dito nagaganap ang mga car meet. Tama ka dyan. Tama ba ako? Tama. Eh kasi nakita ko palang car fleet. Ayun lang. Today, puro fleet halos yung nandito. Wala ba? Weekday kasi. Wala ba nag-weekday meet? Wala masyado. Ah, so kaya pumunta dito, gusto mo makita ng mga interesting na kotse. Baka lang, baka lang. Pero, eh, kasi, uy, teka. Ayun, no? Today is your lucky day, I guess. Kita mo yun, dalawa pa. Oo. Isang pula, isang itim. Team. Mustang tsaka Camaro yun, no? Oo, imong-imo, no? Black and red. Black and red. Diba mukhang may eyeliner na may pulang lipstick? Oo, nga. Pero ano, tara, lapitan natin. Sige, sige. Teka, lalabas ko, lalabas ko phone ko. Lalabas ko phone ko. Oh, what's your name? What do you do? Oh, yan. Tanungin mo ganyan. Pero... rinig na rinig mo. Grabe. Muscle na muscle. Woo! 5 liters? Oh, yes. Tanong mo, sige. Hi, sir. What's your name? What do you do? I'm just... Wii. Wii? Yeah. Nintendo Wii? No, Wii. Wii. Just Wii. All right, sir. Thank you. Nice car. Thank you. Oh, ito may ari. Ito may ari po. Di ba angas? Oo. Mukhang ano yun, no? Mukhang gambuwa. Kotse ba? Feel kotse na. So Martin, oh, kasama na naman tayo. Ay, oh, oh. Pero this time, hindi ito review and hindi rin siya Philkotse Tour kasi spotting tayo ngayon. It's a new series dito sa Philkotse called Car Spotting. Oo, oh, tama ka dyan, Boss Vincent. Kasi dito sa series na to, titingin tayo ng mga interesting cars from interesting people. Oo, oh, oh. Sino ba mga interesting people na yan? Ay, gamit. So ano matitignan natin ngayon? Well, it's a throwback. Throwback? Throwback siya kasi special category na siya ngayon. Dati, common siya. Marami yan sa EDSA dati. Pero as time change, konti na lang siya, almost na phased out, special na siya ngayon. Oo, tama ka dyan. Tama ka ulit dyan, Vincent. Siyempre. Kasi ano lang siya, no? Sedan and coupe naman din talaga siya. Technically, oo, ganun pero lang siya. It's just that sa in the course of time, mm-mm, nag-stock yung nickname na binigay sa kanila. Oo, at oo, ang nickname na yun ay muscle car. Something na wala ako. Ikaw ba alam mo? Wala rin, pare. Wala rin ako nun, eh. Muscle. Pero yun, muscle car. Alam niyo yung mga dumadagundong yung mga ganun pag in-start. Transformers, ha? Kaya naman ngayon, titignan natin ang dalawang modern muscle cars na pagmamayari ni Mr. Ray Louis Gamboa. Or kilala rin siya sa pangalang Wii. Thank you.
And so, we introduce mo naman sarili mo. Hi. Although kilala ka na namin, pero okay, my name is Wee Gamboa. I'm the son of Butch Gamboa. Of course, as I mean sa inyo, kilala niyo siya as the godfather of motoring, no? True. So now, I'm currently handling STV's online operations. Tsaka ako na rin nag-handle ng manpower namin. So we're a relatively small company kasi. Kaya tapos parang pamilya na rin kami. So not as hard if you think about it kasi it's a really small company. So tingnan natin, Sir Wee. Ayaw niya yun. Actually. Pero Wee, kwento mo, alin dito sa dalawang to ang nauna? Ang nauna dito is yung Camaro. No? This came out 2010. Mm-hmm. Ito yung parang first gen siya nung Transformer series. So this is actually a V6 lang kasi yung parang foresight or parang iniisip ng dad ko, he wants to own two muscle cars sa pagtagal. Gusto niya isa pang daily driver, yung isa pang weekend warrior lang kasi the other one is V8. Medyo kumakain ng gasolina. Kaya gusto namin balance siya. Mm-hmm. Kaya pala medyo tahimik yung Camaro compared mm-hmm. dito sa isa. Okay, no? Yes. So, pag-start pa lang yung Mustang, so, saan yung plaka nung Camaro? Ay, special yan? Well, nung panahon na yan, madali pang kumuha niyan. So, 2010, yes. Of course, as we all know, hindi na... I'm not sure kung hindi na pwede, ha, pero alam ko sobrang hirap kumuha ng ganyang klaseng plaka ngayon. Pero back in the day, pwede pa eh. Balita ko nga mm-hmm. medyo... kaya-kaya. Yes, yes. Pero, Wee, bakit parehas nyo binili Mustang and Camaro? Kasi, di ba, rivals yan eh, kung mm-hmm. hindi na natin yung history eh, di ba? Okay, sige, ang kwento dyan kasi, these cars are, of course, originally owned by my dad, no? And, when he was a kid, nung bata pa siya, ang dream niya is magkaroon lang ng isang muscle car. So, when, of course, pag may tiyaga, may nilaga, nagtrabaho ng mabuti, nakabili siya ng dalawa. So, kinukonsulta niya ako lagi pag bibili siya, maganda ba to, kailangan ba natin to? Siyempre, oo ka. Hindi. Oo. Off the record, sinabi ko oo. Pero in-explain ko sa kanya, Papa, minsan lang tayo mabuhay. Kung ano yung pangarap mo, kunin mo na. Tama nga naman. Mm-hmm. Ah, maganda rin yung ginawa nilang play, eh, no? May pan-daily, may pang-weekend warrior. Ang laki rin ng pan-daily. Pero yun nga, yun pala. In terms of the amenities, all stock ba sila pareho? Well, itong Camaro, I had basic modifications like a full exhaust from Borla, tsaka a basic intake which is the air filter na K&N. So mas nakakahinga yung kotse ngayon. So of course added horsepower yan. Pero compared to this one, medyo malayo na yung disparity nila sa horsepower. At the crank, this Mustang is actually making around, if I'm not mistaken, around 600 na. Or just below 600, mga 580, mga ganun. Ano, ballpark na yun, ha? Yeah, ang modification naman itong Mustang, naka full exhaust to, tapos naka air intake din, tapos naka long tube header siya. Kaya mas maingay siya ng malayo compared dito kasi yung Camaro hindi siya naka-long tube eh. More of gas friendly car lang talaga siya compared to the Mustang. So since nandun na tayo sa mods, no, tsaka medyo technical terms, when it comes to maintenance naman, may challenges ba when maintaining these two muscle cars? Well, yes, if you think about it, if a car is bought, you know, outside of Asia, talagang mas mahigap kumuha ng parts. These guys are from South America, if I'm not mistaken. Ha? Kumpaga mo yung mga Ford na nabibili natin sa Thailand, sa Indonesia, yung mga Chevrolet na nabibili natin sa mga yun, mas madali yung parts. So pag mas madali yung parts, mas cheaper eh. So these guys are, kailangan pa i-import. So alaga lang talaga. Actually, madami nang mga kailangan palitan eh. Pero syempre, ano muna tayo? Pa-isa-isa lang. Isa-isa. One step pa naman. Yes, pero correct. In terms of alaga, part of taking care of them kasi driving, di ba? Kasi pag hindi mo drive, maluluma, magsastop. Mm-hmm. So, how often do you take them out? Medyo nagiging regular car siya sa ngayon since yung office naman namin hindi malayo sa bahay ko. Around 3 to 4 kilometers lang. So, hindi ganun kasakit. Pero... so, pagsasalitan mo sila? Yes. Ah, ideally, dapat ganun.
Pero since mas matipid sa gas tong Camaro, mas dapat ginagamit. If you want to save a lot of money, dapat parang weekend warrior lang dapat talaga tong Mustang. When it comes to ano naman, destination, ano ang pinakamalayo mong na-drive? Pinakamalayong destination, I would say, I think it's Subic. We had this rally, you know, organized by... Subic rally ba ito? Yes, yun. So dinala namin siya doon. The Mustang barely made it to ano eh, to two ways. Kumbaga, ganun siya kalakas kumonsumo ng gasolina. And combination of having a small tank also. The Camaro has a slightly bigger tank, which helps it a lot. Na pag kinumpare mo sila, talagang mas gas-friendly itong Camaro. Pero syempre, iba pa rin naman yung power na nabibigay nung almost 600 horsepower. Mm-hmm. Yeah. Pero ano, in terms naman of dadala mo nga sila sa Subic, pero ano yung memorable moment mo with each car? You know, memorable moment, actually, with the Mustang, kasi meron tong parang ano eh, limiter warning, if I'm not sure if that's correct. Ah. So sabihin na niya na you're going too fast, depending on what speed you set it to. So, dun pa lang, kung lagi mabot ako ng 150, nag-warning na siya. Although hindi ko pa siya napapansin, ganun siya ka-smooth. Yeah. On the Camaro side naman, well, siguro yung memorable moment namin dyan sa car na yan is when we first bought it. It was such a head-turner kasi parang first time makakita ng black. Usually dilaw eh, ang lumalabas eh. Ito black, tapos of course, it, lumabas siya sa Transformers movie na sobrang famous at that time. So yeah, I think that's about it. Pero ano, gas consumption aside, ano mas gusto mo i-drive sa dalawang yan? Hindi ko alam, baka may magalit eh. Wala yan! Ganito na lang, pangyayon ko silang gusto i-drive. So, safe answer, no? Safe answer, di ba? Pero sa totoo lang, I mean, if you have, you know, if you have both talaga, may engkanya ko talaga i-drive sila once in a while ng, ano, ng alternate. Kasi gusto mo i-enjoy yung ride, gusto mo i-enjoy yung feel, gusto mo i-enjoy yung, alam mo yun, yung fruits. Yes. Na pinaghirapan talaga. Kumbaga, that's a story of, you know, my dad talaga. He just wanted to own one, tas dalawa na meron niya. Diba? Tsaka yun nga, Boss Vincent, ano kasi, iba yung ino-offer ng bawat sasakyan. So talagang mamimiss mo yung isa. Hindi, mm-hmm. Hindi ka makakapili sa dalawa eh. Sana dalawa yung puso mo. Diba? Sana. Well, pwede naman pag nagpa-bypass. Papray mo yung isa. Bulay kakainin natin, ha? Ito naman, Wee. Well, knock on wood. Walang wood dito eh. Pero, if magkagipitan, kailangan nyong pakawalan yung isa, ano yung papakawalan nyo dyan? Medyo mahirap yung tanong na yun eh. I'll probably retain the much more expensive one since... Kumbaga, that's the natural reaction eh. Mas itatago mo yung mas mahal eh. Kasi, ano ba mas mahal dyan? Mas mahal yung V8. So, sa both variants, the V6 and the V8, mas mahal talaga ang V8 sa kahit anong model. From either Mustang, either Camaro, either Challenger, yan. Mas mahal talaga yung V8 variant. Eh, Camaro is just a V6 variant since we wanted to use it for a daily drive talaga. Isa pa ang tanong eh. Yung daughter mo, pag lumaki na siya, tinuturoan mo na siya mag-drive, marunong na siya. How soon mo ipapadrive yan sa kanya? Depende kung di tayo magipit at hindi kailangan ibenta. Bibilang ko lang muna siya siguro ng Mio. Yeah, but kidding aside, of course, no, I was literally raised in motoring. Bata pa lang ako, tinutugon na sa akin ng tatay ko paano mag-drive, umupo sa lap niya. To be honest, wala pa kaming ganun experience ang daughter ko eh. So maybe soon, you know, we'll see. Pero medyo delikado pag ginawa mo yun. Baka maghanap ka agad ng sasakyan eh. Tama. Ito naman, in terms of collection, ano pa balak mo idagdag dyan? Yeah. Meron pa ba? That's a hard thing to think of right now. Although, I would love a Dodge Challenger. You know, it's a dream. It's also a dream of mine also, no? To have a muscle car collection. Pero, as of now, hindi ko masyadong iniisip yun. I would rather put my money on, you know, on fixing these cars, maintaining it well,
you know, in the future maybe we'll see, but right now sa piyesa muna tayo magko-concentrate. Oh. Pero kanina behind the scenes na kwento mo, parang gusto mong bumuo ng EG. Yes. Civic. Well, ano kasi ako, batang Civic talaga ako. I used to own two Civics, isa VTI na black 97, I think. Tapos yung isa SIR naman, which I really loved. Ano siya? 99 model, Passion Orange. So, talagang yun yung tipong di na ako makain sa school, talagang sa bahay na lang ako kakain or makikikain na lang ako sa klase ko kasi yung perang nasa save ko, pinabibili ko ng pyesa. So yeah, batang Honda pa rin ako ngayon as what I said earlier, and I think I would really love to to build one in the future. Okay. Sabi mo kanina, di ba we dinadrive mo on a daily yung mga sasakyan na to? Mm-hmm. Hindi ba siya mahirap? I mean, baka kasi bukod sa tayo kasi, alam natin pag nakita natin, uy, mas lang, uy, Camaro, takaw tingin, baka takaw tingin sa iba. Yes. Ng mga enforcer, di ba? Isipin lang bigla, di ba? Uy, nakaano to, baka... Tsaka yung mga silip kotse ga... Oo, yan, isa pa. Yeah, oo. Criminals thing. Mm-hmm. Na yun talaga, I mean, if you drive a car like this one, alam mo naman tayo, kahit tayo, may lend outs tayo, di ba? To review cars, di ba? Kailangan talaga mag-ingat ka sa mga parking mo, sa mga areas na pinupuntahan mo. So, if ginagawa natin sa mga lend outs yun, talagang kailangan din natin gawin sa mga coaching ganito. So, medyo nasanay na rin kasi, di ba, lagi naman tayo nag-drive ng mga test drives eh. So, talagang ingat lang talaga. And it has its perks also minsan, ha? I mean, nagugulat ako sa mga... Ewan ko kung anong mga security guard, minsan nagkakagawa na lang ako ng parking bigla eh. Boss, dito ka po. Parang ako, uy, sige. Minsan nakakahiya, di ba? Well, sa klaseng sasakyan na to, kumbaga, you have to be wary of the environment eh. Sa mga places na pupuntahan mo. I mean, not even this, kahit hindi yung ganito klaseng kotse, kahit sabihin mo yung mga low-end lang, basta it matters a lot to you pag may sentimental value. Alam mo naman yung mga Pinoy, they value cars eh. Kumbaga kasi sa totoo lang sa Pilipinas, hindi ganun kadali makabili ng kotse. So, parang same treatment lang din, titingnan mo din kung saan ka nagpa-park. So, ingat lang talaga tayo sa mga pupuntahan din talaga natin. So, yun, Wee. Saan mong paboritong dalhin itong dalawang to pag dinadrive mo siya? Okay, gusto ko siyang dinadala sa Clark International Speedway. Pero hindi ko pa siya nasusubukan sa track, no? So parang pag dinadala ko siya doon, parang na-visualize ko na dinadrive ko siya doon. Pero alam mo, sa totoo lang, magastos talaga mag-track day. Kaya parang hindi ko talaga siya magawa-gawa. Kasi yung gagastosin ko na lang doon sa mga repairs, ipang maintenance ko na lang eh. Kumbaga talagang, yes eh, oy, kung mag-isip ko talaga ng, you have to be smart din. Kasi kung parang... Baga-baga ka lang sa mga gastos, mauubos ka talaga eh. So you have to pick your battles with it. Kasi relatively older models na siya. Nakakailang pictures a day ka pa dyan? Mga tatanong sa'yo, sir, pa-picture naman sa ano? Nakakailang ka pang ganun? Well, I wouldn't know the exact number. Ah. Pero kahit paano meron naman sa mga malls, ganyan. Kasi may mga mahilig talaga eh. Even though they don't actually own one, yung parang yung hobbyist in them, makakita lang and magpa-picture lang. Masaya na sila. So, nakakataba din ng puso yung mga ganun. Dami, no? Dami nating napulot kay Boss Wee ngayon. Oh, pero ito, Sir Wee. Ayaw nga pa rin tatawag na Sir Bama. Di pa ako. Ayari ka. Ito, Wee. Ito na lang. Para dun sa mga nanonood sa atin na aspiring to have a muscle car or something like that, ano ang mabibigay mong piece of advice sa kanila? Okay, so as my father said nga, yung trabaho talaga, uunahin mo talaga when you want something. And if you want something, you can get it. And that's what he told me when I was young pa, and when he was, an aspiring muscle car owner, na if you really want to get it, kailangan mo pagtrabahuhan. And siya, knowing his story, na he really wanted one for himself, just one. Pero, as he consulted me, tinanong niya ako kung kailangan ba natin to. Kinauntor ko siya na parang, di ba pa, sinabi mo sa akin nung bata pa ako, may gusto ko talaga, kunin mo. So, yun yung ma-advise sa mga tao ngayon. If they really want something, they should really work for it and just grab it. Pero syempre, of course, you have to consider rin also yung expenses mo. Gas prices are really soaring right now, no? So, parang if you want to really have one,
kailangan mo isipin rin. Is it practical? You know, kaya ko bang, what they call this, kaya ko bang ituloy to? Kaya ko bang i-maintain to? Pero you know, at the end of the day, it's just up to you eh. Kung talagang gusto mo siya, and you think you can handle it, why not? Tama no, Martin. Kasi pag bumili ka nito, medyo magkaka-lifestyle change ka eh. Oh. Hindi lang dahil magkaka-yabang points ka, pero yung kaakibat niyang expenses kasi, mas mabigat. So kailangan mag-adjust ka. Hindi naman kasi natatapos sa pagbili lang. Yung dalawang run, you have to maintain, di ba? Just like any other car. Oh. Pero yun nga lang, mas mahal yung ganito kasi American siya eh. Grabe. Tsaka tama naman si Boss B. Tama nga, di ba? Kung wala kang tiyaga, walang nilaga. Oo, nilaga pala. Oh. Pero bawal ako sa pork. Kung walang tiyaga, walang tinola. Tama, tama. Yun. So ano, anong nilalagay mo sa tinola? Luya. Walang papaya. Ah, mayroon, papaya. Hindi papaya gamit namin sa yote. Teka, ba't napunta sa food spotting? Kasi nagugutom na ako eh. Tapusin na natin to. Tara. Sige. So yun, ito yung first episode ng Car Spotting. Abangan nyo, magkakaroon pa kami ng ibang guest, ibang cars, and ibang stories. Yan. Kaya pasalamatan natin ulit ang ating special guest today, si Mr. Ray Louis Gamboa. Or we. Ayun, kita-kita lang tayo dito sa next video. This is Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. And this is Vincent Villa. See you in the next video. Ang init. Tara, alis na tayo. Let's go. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!